Welcome to BusyGram.net, ang YouTube channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Sa episode natin ngayon, ay babahagi namin sa inyo ang mga kapamilya teleserye ng ABS-CBN na kung saan ay ipinalabas at naging hit din sa ibang parte ng mundo dahil sa ganda ng pagkakagawa at galing sa pag-arte ng mga kapamilya stars. Aalamin natin ang mga detalye dito na tiyak na ikakamangha mo, pero bago yan, kung di ka pa nakapag-like at subscribe sa BusyGram.net YouTube channel, ay mag-like at subscribe ka muna, pindutin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Kilala ang ABS-CBN sa mga dekalidad na programa, kabilang na ang mga teleserye na talaga namang hinangaan, sinusubaybayan at pumatok sa panlasa ng mga Pilipino. Bukod sa magandang takbo ng kwento, ay sinabayan pa ito ng magagaling na mga artista na talaga namang kumumpleto sa pagkahook ng mga manonood. Ang ilan pa nga dito ay tumatagal ng halos na maraming taon ang binibilang bago matapos ang isang teleserye, kagaya na lamang ng Pangako Sa'yo ni Jericho Rosales at Christine Hermosa, Mara Clara ni Judy Ann Santos at Gladys Reyes, at sa kasalukuyan nga ay ang FPJ's Ang Probinsyano na halos 5 taon nang umeere sa Free TV. Dahil dito ay hindi lang mga Pinoy ang nahuhumaling at nahuhook, maging ang ibang mga lahi ay naaliw sa panonood, ng nagiging dahilan din ang pagiging sikat ng mga kapamilya artist sa ibang bansa. Noong 2012, ang ABS-CBN's International Distribution Division ay nakapagbenta ng 30,000 hours of content na naging available sa halos 50 bansa sa buong mundo. Kaya naman ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang mga kapamilya teleseryeng ito na ipinalabas at sinalin sa kanilang sariling language, at ang iba ay na-remake sa kanilang bansa. Number 1, Pangako Sa'yo. Ang Pangako Sa'yo ay umere noon sa ABS-CBN taong 2000 na pinagbibidahan ni Christine Hermosa at Jericho Rosales. Ito ay may international title na The Promise at it rinalanslate sa iba't ibang lingwahe. Umere ito sa mga bansang China, Malaysia, Singapore, Indonesia, Cambodia, Thailand, Kenya, Ghana, Cameroon, Tanzania, Namibia, Zambia, Botswana at Uganda. Bukod dito ay gumawa din ng localized version ng Cambodia na ipinalabas sa kanilang bansa noong 2013. Ang global TV content sa Mexico ay isa din sa mga bumili ng format rights mula sa ibang bansa. In summary ay naging sikat ito sa 14 na bansa sa buong mundo. Ang Pangako Sa'yo ay tinagurian bilang ABS-CBN's most successful distributed canned TV series worldwide. Ito ay originally produced by ABS-CBN noong 2000. Ang Pangako Sa'yo ay isa sa top raters of all time ng Kapamilya Network, na ang bida nga ay sina Jericho Rosales at Christine Hermosa. Number 2, Lobo. Ang Lobo ay umere sa ABS-CBN noong 2008 na may international title na She-Wolf The Last Sentinel. Ito ay pinagbibidahan ni Angel Oxin at Piolo Pascual. Ipinalabas ito sa Nigeria under TV station MyTV na may title na She-Wolf noong 2013. Ito din ang kauna-unahang Philippine TV program to air in Thailand noong taong 2012. Ang fantasy thriller Lobo ay nanalo din sa telenovela program category ng 30th Vamp World Television Festival na ginanap sa Canada. Isa ito sa 23 category winners na pinili mula sa 800 entries representing 29 countries. Alam nyo ba na maraming artista ang pinagpilian ng ABS-CBN para gumanap na Laika at Noah sa teleseryeng Lobo? Initially, si Robin Padilla ang napili bilang dapat nagaganap na Noah at Claudine Barreto naman bilang Laika, pero hindi ito natuloy. Si Bea Alonso at Christine Hermosa din ay nasa listahan na gaganap sana bilang Laika, pero hindi din natuloy dahil lumipat si Robin Padilla sa GMA7. Ang tandem ni Ann Cortez at John Lloyd Cruz din dapat ang gaganap, pero di tinanggap dahil may gagawin silang sequel noon ng teleseryeng Maging Sino Ka Man. Number 3, Tayong Dalawa. Ang teleseryeng Tayong Dalawa ay umere sa ABS-CBN noong 2009 na may international title na The Two of Us. Pinagbibidahan ito ni Kim Chu, Gerald Anderson at Jay Cuenca. Translated ito sa languages at umere sa mga bansa gaya ng Malaysia under Astro Prima na isang TV network, Singapore under Mediacorp Channel 5, Uganda under NTV, Kenya under NTV at Cambodia under TV5 Cambodia. Ang teleserye na Tayong Dalawa ay gumawa ng kasaysayan dahil isa ito sa kauna-unahang Filipino program na umere sa Singapore.
Ito ay isang romance melodrama action story na nakasentro ang kwento sa dalawang magkapatid na ginagampanan na Jay Cuenca at Gerald Anderson, na kung saan ay parehong pumasok sa military academy at pareho ding na in love sa karakter ni Kim Chu. Number 4, Sana'y Wala ng Wakas. Ang Sana'y Wala ng Wakas ay umere noong 2003 hanggang 2004 na may international title na Timeless at translated as Hope There Is No End Yet. Naging big hit ito sa bansang Malaysia na kung saan ay tinalo nito ang ibang sikat na palabas doon na Smallville mula sa bansang Amerika. Ang serye ding ito ay ang reunion ni Jericho Rosales at Christine Hermosa. Nagkaroon ito ng remix sa Malaysia noong 2018, starring local stars gaya nina A.D. Ashraf at Nelidia Senrose na pinamagatang Cinta Tiada Ganti at umere sa Astro Prima at Astro Maya HD. Number 5, Bridges of Love. Ang Bridges of Love ay original Pinoy TV series na umere noong 2015 at may international title na Puentes de Amor. Ipinalabas ito sa Spain at dubbed in Spanish. Nagkaroon ito ng distribution deal sa 7A Media. Naipalabas din ito sa bansang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Kenya, Nigeria, Uganda at Seychelles. Naging sikat din ito sa Peru na umere noong 2016 sa TV Network Latina, ang isa sa Peru's top broadcasters, at noong kasagsaga ng pagpapalabas nito, ang Puentes de Amor ay nalampasan ang katapat nitong programa at doon nakakuha ng 26% of the audience share. Nakatanggap din ang Bridges of Love ng nomination from the International Emmy Awards noong 2016 for Best Telenovela. Number 6, Got to Believe. Ang Got to Believe ay isa ding original Pinoy TV series na umere noong 2013 hanggang 2014. Kabilang ang mga bansang Vietnam under Today TV BTC7, Malaysia under TV9 Network at Indonesia under MNC-TV ang nagpalabas nito sa Asia. Naging big hit din ang love team ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo na kung saan ay umani sila ng mga followers sa Malaysia at Indonesia sa palabas na ito na may title doon na You Are My Destiny at sa Vietnam na may title na Trust Me Again. Noong 2016, sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay parehong nanalo bilang Best Foreign Actress and Actor mula sa Today TV in Vietnam. Isa ito sa romance comedy drama na kinuha ang title sa pop hit na Got to Believe in Magic na kinanta ni Juris. Number 7, Dolce Amore. Ang Dolce Amore ng ABS-CBN ay naipalabas noong 2016 at may international title na Sweet Love. Umere ito sa mga bansang Kazakhstan, Vietnam, Cambodia, Malaysia at bahagi ng Africa. Sa ibang mga bansa ay nakadub ito sa Malaysian language noong 2017 na ipinalabas ng Astro Prima at Astro Maya HD, at sa ibang bansa naman ito ay subtitled lamang. Ang Dolce Amore ay nagsilbing reunion ni Liza Soberano at Enrique Hill na matatanda ang nagkaroon din ng serye na Forevermore na umere din sa ABS-CBN. Dahil sa kasikatan ng kapamilya teleserye na ito ay nagkaroon sila ng Dolce Amore Destiny Tour sa apat na city sa Europe. Number 8, Wildflower. Ang teleseryeng Wildflower ay umere noong taong 2017 hanggang 2018 na pinagbibidahan ng magaling na aktres na si Maha Salvador. Ibinalabas ito sa mga lugar ng Sub-Saharan Africa tulad ng Kenya under Star Times Novela E1, Kazakhstan under Channel 31, Myanmar at Vietnam under HTV2. Sa Pilipinas ay naging big hit talaga ang teleseryeng ito kahit sa hapon ito ipinalabas under Kapamilya Gold. Ang karakter ni Maha Salvador ay ang nagpakita sa kanya bilang isang versatile actress, at sa katunayan nito ay nanalo si Maha Salvador sa First Asia's Content Awards bilang Best Actress noong 2019 para sa teleseryeng Wildflower. Ilan lamang ito sa maraming teleserye ng ABS-CBN na ipinalabas, na remake at nagkaroon ng adaptation sa iba't ibang bansa sa Asia at sa buong mundo. Patunay lang ito ng kapamilya show sa edikalidad at talaga namang pang world class. I-comment mo lang inyong opinion sa comment section at huwag din kakalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos.